Hello everyone! Thank you so much po sa inyong lahat. Happy 500k followers sa atin! Uy, baka naman hindi ka pa naka-follow ha? Please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Paano ba yan? Road to 600k followers na agad tayo, kaya please don't forget to follow my page ha! At for today's vlog, share ko na nga sa inyo kung ano yung recipe ng corn dog ko. Medyo matagal nga din inabot at medyo madaming ang trial and error bago ko nga makuha yung tamang recipe. Kaya for sure kapag tinry nyo to ay magugustuhan nyo talaga. Sa isang mixing bowl ay nag-mix nga ako ng 1 cup of flour, 1 half cup of milk, 1 egg, 1 teaspoon of salt, 2 teaspoon ng cornstarch, at 1 half cup ng brown sugar. At gumamit na nga na din ako ng electric mixer para mas mabilis ko nga itong i-mix. At ang ipapalaman nga natin sa loob ng ating corn dog ay ang Viva hot dog. Napakasarap nga nitong Viva hot dog na to, at ito lang naman ang first red hot dog dito sa Canada. Galing nga ito sa freezer kaya dinefrost ko muna para mas mabilis hiwain. Depende naman po sa inyo yan. Kung gusto nyo nga na malaking corn dog, pwede na nga nahatiin nyo lang ito sa gitna. Pero ang gusto ko ang gawin ay yung mini corn dogs lang, kaya hinati ko ito sa 6. At kung mahilig nga din po kayo sa cheese, pwedeng-pwede rin na yun yung ipalaman nyo. Ay nako guys, the best nga din yung Eden cheese para sa recipe na to. At ang ginagawa ko pala ay nilalagay ko nga muna itong corn dog sa microwave for 2 minutes. Para kahit papano ay maluto na nga ito ng konti. At nag-ready na rin pala ako sa isang malukong ng breadcrumbs, at ito nga yung magpapakrispy ng ating corn dog. Yung mga sticks pala namin dito sa bahay ay masyado nga mahaba, kaya pinutol ko nga ito para medyo lumiit lang yung size. Tinuso ko lang yung hotdog dito. Pagkatapos ay ilalagay naman natin yung mixture. Sa paggawa ng corn dog, ito talaga yung pinakamahirap. Dito talaga akong part na pinakanahihirapan at kailangan ko pa nga rin i-improve. Mas na ang ginagawa ko na nga lang ay pag natuso ko na nga yung hotdog dito sa stick ay gumagamit ka ako ng kutsara para mas ma-apply ko nga ito na maayos. Yung iba naman ang ginagawa nila ay nilulubog naman nila yung hotdog doon sa mismong mixture. Depende naman po sa inyo yan kung saan nga kayo madadalian. At kung nagawa nga din po kayo ng corn dog, please let me know naman kung paano yung ginagawa nyo at baka nga ma-improve ko pa to. Habang tayo nagre-ready pala ay nagdediretso prito na rin ako at nagpainit na rin kasi ako ng mantika kanina. Mas okay din pala kung yung pagpiprito nga nito ay lubog sa mantika at isaset nga lang natin yung inat sa medium heat para hindi ito masunog. E dati nga nung una ako magluto nito ay lagi nga nasusunog dahil nga matlakas yung apoy. Pero kapag ganito medium heat lang ay saktong-sakto nga lang yung pagpiprito nito at hindi nga rin mahihilaw. Medyo binibilisan ko na nga rin ang paggawa nito at yung mga customer ko nga ay naghihintay na. Every time talaga na gumagawa ako ng corn dog ay si Sandro talaga yung may pinakamadami nakakain. Last time nga ay 10 yung nakain niyang ganito, hindi ko nga sure kung 10 o mas madami pa. At kapag natapos ko na nga itong prituin ay medyo tinataktak nga muna natin ng konti para nga mabawasan naman yung mantika. Ayan nga, ending, nahulog pa sa stick. At tumakapagprito na nga tayo na 7 pieces ay medyo nagutom na rin ako at gusto ko na nga rin ito patikim kay Lakasi. O diba, mukha lang po siyang chicken wings pero opo, corn dog po yan. But it looks like chicken. It's just a prank. I know it's just chicken. It's not a prank. Try it first. But it looks like chicken. It's not a prank. It's hot. It tastes like corn dog. You're right. May trust issues ka na din. I'm gonna get this one for me. It made the corn dog look like, chicken. O, diba? Ito nga si Sandro ay may trust issue na din. Akala nga niya ipinaprank ko siya. Mukha nga daw kasing chicken. Pero in fairness, sobrang dami nga nila nakain at sobrang yummy din naman ito. As always, ay sobrang nagustuhan ko nga yung lasa nito. Ang gusto ko kasi talaga sa corn dog ay yung matamis. Kaya kung ganoon din po yung gusto nyo, ay try nyo na nga tong recipe na to. Promise, magugustuhan nyo. At kung hindi naman po kayo mahilig sa sobrang tamis nga na corn dog, ay pwede nyo rin naman bawasan yung paglalagay nga ng brown sugar. Hindi naman siguro masyadong halata na nagustuhan nga ito nila Sandro dahil pangalawang refill na nga ito. At bago nga rin mag-live selling si tita ay kumain na nga rin siya para hindi nga siya magutom habang nagtitinda mamaya. Ayoko na lang talagang magto kung sino nakaubos, at ito nga pangatlong refill na po, opo. Kaya kung hindi nyo pa nga po natatry na magawa ng corn dog ay sign na to. Let me know po if magustuhan niya yung recipe ko. At kanina pala mula nung makauwi sila papa galing sa lakad nila ay may uwi nga silang crispy pata kaya ininit ko muna. Tamang tama to ngayong dinner namin. At share ko na rin pala sa inyo, kanina nga may dumating na naman tayong parcel. Ay siya, huwag na natin banggitin kung saan galing, alam nyo na yan kung saan. Meron akong friend na nag-birthday last time at magkikita nga kami bukas. Buti nga saktong-sakto yung dating ng order nito at mabibigay ko nga sa kanya yung gift ko. O diba, hindi ko pa nabibigay sa kanya yung gift pero na-reveal ko na kagad sa vlog. Pero okay lang yun dahil yung friend ko naman na yun ay hindi nga masyado mahilig manood ng mga vlogs dito sa Facebook. Kaya for sure hindi rin niya makikita to. So yung unang dalawang top na inopen nga natin ay yun yung regalo ko sa kanya. At itong huling top naman na color black, kaya naman ay para sa atin. Hindi ko na nga rin sinukat at for sure makikita
makikita nyo rin naman sa mga susunod nating vlog at yan nga susuotin ko. At kanina rin pala, i-share ko na nga lang din. Total, sinishare ko rin naman lahat. Kanina nga, nag-crave ako sa fruit salad at sakto naman, meron kami dito ng parang maliliit na pack na puno nga ng prutas. Kaya kumuha nga ako ng tatlo noon at inalis ko nga yung sabaw. Ewan ko ba, pero napapansin ko nga sa mga pack na gento ay puro pineapple yung laman. Bawal pa naman ako noon. Pero syempre, dahil nagkikrave nga tayo sa fruit salad, ay itutuloy pa rin natin yan. Malapit na rin pala ma-expire yung whipped cream namin. Kaya bago pa nga ito ma-expire, ay naisipan ko na nga na ito na lang yung ilagay. Matabang pala yung whipped cream kung hindi mo nga lalagyan ng asukal, kaya hinaluan ko na nga lang ng brown sugar. Eh parang hindi ko rin kasi kayang kainin yung fruit salad na hindi naman matamis. At nung pagtikim ko nga noong una, nung isang kutsara pa lang yung nilalagay kong asukal ay kulang pa, kaya dinagdagan ko pa. O siya, yun lang naman po ang mga chika natin for today's vlog. Thank you so much po. Hindi ko akalain na aabot tayo sa kalahating million, pero ngayon nga ay nandito na tayo. Kaya naman kung hindi ka pa po nakafollow, please don't forget to follow my page ha, Alex Pablo Vlogs. See you po ulit sa vlog natin bukas. Thank you so much for watching.